Magandang umaga, Peter and Rica, sa mga tagapakinig natin ngayong umaga. Good morning. At salamat sa inyong imbitasyon. Our pleasure. Ay, talagang ano po namin, hinanap po namin kayo eh. Mm-mm. Dahil kailangan merong isang authority or at least a subject matter expert Mm-mm. to tell us no na ang Sierra Madre daw po, sabi nung iba, nako, eh ngayon pinapasalamatan natin pero hindi naman natin inaalagaan. Isang araw, ilang taon na lang, kalbo na yan at baka Ito. Mawala na yung kanyang kapasidad na sumalag sa mga bagyo. What is the state of Sierra Madre po? Ayan. Salamat sa katanungan, Peter. Alam mo, yun nga yung isang hanggang saksalukuyan ay ating patuloy no, na inilalaban na yung kanyang karapatan, no, yung rights of nature din ng Sierra Madre. Bilang alam naman natin nga na siya yung historically talagang andyan na para sa papakinabangan ng maraming mamamayan na umaasa sa kalikasan ng Sierra Madre. At tama no, nakikita natin yung importance niya kapag pinabayo na tayo ng malalakas na bagyo. Gaya ng mga dumaan ngayong buwan ng October at November, no, in just 22 days, mm-hmm. Dumaan yung 6 na bagyo at 2 doon yung super typhoon. At nakita natin yung lawak na, no, na malawak ang pagbaha at maraming mga landslide ang nangyari, maraming mga kabahayan ang lumubog, mga agricultural areas yung lumubog. So ito ay isang manifestation na talaga yung sitwasyon, yung current situation ng Sierra Madre, kabundukan ng Sierra Madre ay wasa, no? Dahil maraming mga no mga proyekto na talagang nakakawasak dito na yung mga gawain tulad na ng mga extractive activities like mining, no, quarrying. Tapos yun nga isa dito sa may Quezon na area and Tanay na pinupush nila yung Kaliwa Dam project. So napakalaking threat nito, no, sa status ng Sierra Madre para yung kanyang integrity bilang isang malawak na kabundukan na nagpo-protect sa atin ay patuloy niyang mapangalagaan yung mga tao na umaasa sa kanya. So, di ba sabi din ng pag-asa dun sa tinataya na ilang magiging epekto rin sa mga tao, nasa sa 10 million na katao yung mahal maapektuhan itong super typhoon na Pipito na dumating sa atin, no? From Patanduanes, sa Polillo Island, sa Aurora, sa madami siyang landfalls na ginawa. At nakita naman natin sa mga news kung gaano ang devastation na nangyari sa kabahayan. So sobra talaga nakakalungkot. And we are looking forward na sana nga mas marami yung mamulat na sa ngayon na nasa climate crisis na tayo, climate emergency, parang we deserve na the Sierra Madre deserves the protection that she needs to really yung kanyang capacity to protect us ay ma-maintain din niya. Kasi kung hindi natin yung gagawin, mas malawak yung mas grabe yung magiging Miss Araceli? Ma'am? Mukhang nawala ah. Oo, mukhang kailangan natin ulitin ang ating pagtawag kay Ma'am tawagan Sally natin ulit kasi marami pa tayong gustong itanong. Yes. Like, ano ba, may quarrying bang nangyayari dyan? At saka, sino talaga namamahala ng pangangalaga dyan sa Sierra Madre? Kasi ang lawak ng sakop niyan. 540 kilometers. Mm-mm. Opo. Ilang probinsya ang binabaybay? Mula po yan sa Cagayan Valley. Mm-hmm. Ang border niya ay Pacific Ocean to the east, Cagayan Valley to the northwest, Central Luzon to the midwest, and Calabarzon to the southwest. Ganon siya kalawak at kahaba. Diba? So kaninong responsibility yung pangangalaga dyan? Sa gobyerno ba yan? Sa mountain rangers ba natin yan? Na sino ang nagbabayad? Hello, DNR? Yes. Pwedeng magtanong? Yes. Dapat nga ata sila ang ating kausapin. Diba? Para malaman natin, ano ba talaga ang mga ginagawa ng gobyerno natin para nga pangalagaan ang Sierra Madre? Yung quarrying, yung pagputol ng mga puno, diba? Poaching, isang malaking issue din yan. And nandito na ulit si Miss Araceli. Mm-hmm. Miss Araceli, you're back? Hello, oo. Ayan, okay. Okay. Go ahead, ma'am. Oo, sana ba tayo naputol pala yung linya?
Oh, hindi. Sandali, sandali lang po yung pagkakaputol naman. But at any rate, ang gusto namin itanong ni Rica eh, ano ang nangyayari ba sa Sierra Madre as we speak? Ano yung mga reports na nakakarating po sa SMNI? Ay, huwag nating sabihin yun. Pangit pa lang yun pangit. Nga, kasi yung, Sierra Madre natin, Network Incorporated. Kasi Sierra Madre Network Alliance. Alliance, marami okay. Yung, ano, marami yung mga permits, no? Uh-oh. Lalo na sa sand and gravel permits. Mm. So, from Region 2, Region 3, Region 4A, di ba, napakalawak din. Uh-oh. And kung titingnan din natin yung nangyari din ang mga malawakang pagbaha sa Rizal. Mm-hmm. At makikita rin natin, ma-observe natin kung gaano kakalbo yung mga kabundukan dyan. Mm-hmm. No, nanaranasan din talaga nila for the first time yung mataas na pagbaha, lalo na din dun sa mga ibang area. So imagine yung sa regions na yun, no, based sa data ng MGB, ng Mines and Geoscience Bureau, as of October, more than 900 hectares, no, yung may permit for sand and gravel. Wow. So, sabi napakalawak nung areas, no, na kinakwari para sa use ng ano dito, no, sand and gravel para sa mga construction. So, parang kung titingnan natin sa mga ganito naman laging lugi at talo yung mga mahihirap dahil yung mga kapitalista, yung mayaman sa natural environment natin, sa resources natin na available. But yung magiging ano nito epekto sa pangmalawakan, irreversible siya, hindi na natin maibabalik, no? Mm-hmm. At lalo na kung sa ngayon nga na nasa climate emergency tayo, ang mahihirap ang laging talo at umi-increase yung pagiging vulnerable nila sa epekto ng climate change. Mm-hmm. At lalo na ngayon mga intense na mga bagyo na dumarating dito sa ating bansa. And yun na yung new normal natin. Hindi na humihina, kundi mas papalakas, mas dumadami, mas sumasabay-sabay, di ba? Parang first time in history natin na sinasabi nila na apat na bagyo yung sabay-sabay na nasa par natin. So, nakakatakot, no? Lalo na doon sa mga areas na within, no? Doon sa 10 provinces ng Sierra Madre coverage ay siguro yung ano natin na talagang tingnan, no? Kung worth it ba yung mga ganitong malalaking proyekto natin at makakatulong ba talaga to, no, sa pangmalawakan yung mga ganitong mga proyekto. Dahil in the long run, yung GDP rin natin, malaking epekto. So sana tayo aasa yung problema rin natin sa food security kung lagi taon-taon yung mga farms natin na tinataniman ng mga farmers ng palay, ng mais, mga high-value crops, wala na din silang ma-harvest. So, saan pa aasa yung mga farmers natin? Mm-hmm. Ma'am, kanina isa sa sobrang, sobrang nakakatakot at nakakalungkot talaga. And very alarming for us na ganito pa rin tayo, na parang business as usual. Opo. Kanina po nung naputol tayo, pinag-uusapan namin ni Sir Pete, no, kung sino ba talaga ang dapat mangalaga? Kaninong responsibilidad na pupunta itong pangangalaga ng Sierra Madre na mahaba yung at ilang mga probinsya nga ang nagko-cover nito. Kasi mukhang tahimik ang DENR pagdating nga po dito sa usaping ito. Maliban na lang kung tatanungin sila anong ginagawa ninyo pagdating sa quarrying at saka dun sa mga illegal na operasyon ng mga resort na hindi natin alam ay doon pala yung may itinatayo na. Kaninong responsibilidad po ang pangangalaga ng Sierra Madre? Totoo, syempre, no? Bilang ang government ang duty bearer, no, sila talaga yung may major responsibility to ensure a healthy ecology, no, at kasama yan sa ating Philippine Development Plan na dapat talagang protektahan ang mga environment natin at may mga areas tayo na sinasabi nga natin na mga protected areas na dapat and key biodiversity areas na dapat pinoprotekto. So, lalawakin talaga and tama naman na ang DNR yung nangunguna dito na ahensya ng gobyerno. Pero syempre, yung responsibility din natin as individuals and other NGOs, CSOs, POs, kailangan din talagang active, no, na nakikialam, lalo na dito sa mga malalaking proyekto na dapat kuhaan ng permit, no, dapat na hindi agad-agad tayo nagbibigay ng mga permit sa mga ganitong proyekto na hindi natin nababalanse at nakikita yung pangmalawakang epekto in the future, no? Okay. Baka maganda siya, pero no, kung yung impact naman ang titingnan natin, ay napakalaki naman ng impact niya. Kasi yung mga talagang
mountain natin na yan, no, kapag pinatag mo na, paano mo pa ibabalik, di ba? So, mawawala talaga tayo ng mga natural barriers. And talagang lulubog, no? Lalo na din ang Manila. Kapag yung, especially yung mga dam, di ba? Lalo na yung Kaliwa Dam Project na pinupush nila na gawin. So, normal situation din na kapag masyado ng mataas yung capacity ng water, naglalabas sila ng tubig. So, ano pa yung mangyayari ngayon sa mga nasa sa Kapatagan, no? Lalo na sa Manila area. Before we say thank you, Araceli, ano na ang nagawa? Siguro this is a good time for you to say ano ba ang nagawa na ng Sierra Madre Network, ano ha? Para i-rehab itong Sierra Madre Mountain Range. Oo. So marami tayong mga ano din, no, kasama sa network na mga nasa sa conservation and protection ng environment, like kasama natin ang Haribon. So para sa mga tree planting activities, so mga partners natin ng communities, and of course inaano natin din ang mga LGUs, no, na maglabas, no, ng mga executive order like yung Infanta, General Nacar, Real, ang province ng Quezon, no, na ina-advocate natin na sana ay hindi nila payagan din itong pagtatayo ng Kaliwadang Project, pagda-dialogue sa mga national government agencies like the DNR, no, sa NCIP din. So maraming mga activities na ginagawa, no, matagal nang pinupush nga na itong mga ganitong gawain ay maipatigil. At of course, yung ating ding panawagan lagi, yung celebration din natin ng Save Sierra Madre Day tuwing September 26 na malawakan siya, no, meron din siya kasing Presidential Proclamation 413. So, sabihin lahat ng wasak dito na yung mga gawain tulad na ng mga extractive activities like mining, no, quarrying, tapos yun nga isa dito sa may Quezon area and Tanay na pinupush nila yung Kaliwa Dam Project. So, napakalaking threat nito, no, sa status ng Sierra Madre para yung kanyang integrity bilang isang malawak na kabundukan na nagpo-protect sa atin ay patuloy niyang mapangalagaan yung mga tao na umaasa sa kanya. So, di ba sabi din ng Pag-asa doon sa tinataya na ilang magiging epekto rin sa mga tao, nasa sa 10 million na katao yung mahal maapektuhan itong super typhoon na Pipito na dumating sa atin, no? And from Patanduanes, sa Polillo Island, sa Aurora, so madami siyang landfalls na ginawa. At nakita naman natin sa mga news kung gaano ang devastation na nangyari sa kabahayan. So sobra talaga nakakalungkot. And we are looking forward na sana nga mas marami yung mamulat na sa ngayon na nasa climate crisis na tayo, climate emergency, parang we deserve na, the Sierra Madre deserves the protection that she needs to really, yung kanyang capacity to protect us ay ma-maintain din niya. Kasi kung hindi natin yung gagawin, mas malawak yung mas grabe yung magiging... Miss Araceli? Ma'am? Mukhang nawala, ah. Oo, mukhang kailangan natin ulitin ang ating pagtawag kay Ma'am Sally. Tawagan natin ulit kasi marami pa tayong gustong itanong. Yes. Like, ano ba, may quarrying ba nangyayari dyan? At saka, sino talaga namamahala ng pangangalaga dyan sa Sierra Madre? Kasi ang lawak ng sakop niyan, 540 kilometers. Mm-mm. Opo. Ilang probinsya ang binabaybay? Mula po yan sa Cagayan Valley. Mm-hmm. Ang border niya ay Pacific Ocean to the east, Cagayan Valley to the northwest, Central Luzon to the midwest, and Calabarzon to the southwest. Ganon siya kalawak at kahaba. Diba? So, kaninong responsibility yung pangangalaga dyan? Sa gobyerno ba yan? Sa mountain rangers ba natin yan? Na sino ang nagbabayad? Hello, DNR? Yes. Pwedeng magtanong. Yes. Dapat nga ata sila ang ating kausapin. Di ba? Para malaman natin, ano ba talaga ang mga ginagawa ng gobyerno natin para nga pangalagaan ang Sierra Madre? Yung quarrying, yung pagputol ng mga puno, di ba? Poaching. Isang malaking issue din yan. Nandito na ulit si Miss Araceli. Miss Araceli, you're back?
Hello, oo. Ayan, so, okay. Go ahead, ma'am. Oo, saan na ba tayo? Naputol pala yung linya. Oo, hindi. Sandali, sandali lang po yung pagkakaputol naman. But at any rate, ang gusto namin itanong ni Rica ano ang nangyayari ba sa Sierra Madre as we speak? Ano yung mga reports na nakakarating po sa SMNI? Ay, huwag nating sabihin yun. Pangit pa lang yun pa nga, no, kasi yung, Sierra Madre natin, Network Incorporated. Sierra Madre Network Alliance. Okay. Marami yung mga permits, no? Lalo na sa sand and gravel permits. Mm. So, from Region 2, Region 3, Region 4A, di ba, napakalawak din. And kung titingnan din natin yung nangyari din ng mga malawakang pagbaha sa Rizal. Mm. At makikita rin natin, ma-observe natin kung gaano kakalbo yung mga kabundukan dyan. No, na naranasan din talaga nila for the first time yung mataas na pagbaha, lalo na din dun sa mga ibang area. So imagine yung sa regions na yun, no, based sa data ng MGB, ng Mines and Geoscience Bureau, as of October, more than 900 hectares, no, yung may permit for sand and gravel. Wow. So, sabi napakalawak nung areas, no, na sinakwari para sa use ng ano dito, no, sand and gravel para sa mga construction. So, parang kung titingnan natin sa mga ganito naman, laging lugi at talo yung mga mahihirap dahil yung mga kapitalista, yung mayaman sa natural environment natin, sa resources natin na available. But yung magiging ano nito epekto sa pangmalawakan, irreversible siya, hindi na natin maibabalik, no? At lalo na kung sa ngayon nga na nasa climate emergency tayo, ang mahihirap ang laging talo at umi-increase yung pagiging vulnerable nila sa epekto ng climate change. At lalo na nga yung mga intense na mga bagyo na dumarating dito sa ating bansa. And yun na yung new normal natin. Hindi na humihina, kundi mas papalakas, mas dumadami, mas sumasabay-sabay, di ba? Parang first time in history natin na sinasabi nila na apat na bagyo yung sabay-sabay na nasa par natin. So, nakakatakot, no? Lalo na doon sa mga areas na within, no? Doon sa 10 provinces ng Sierra Madre coverage ay siguro yung ano natin na talagang tingnan, no, kung worth it ba yung mga ganitong malalaking proyekto natin at makakatulong ba talaga to, no, sa pangmalawakan yung mga ganitong mga proyekto, dahil in the long run yung GDP rin natin malaking epekto. So sana tayo asa yung problema rin natin sa food security kung lagi taon-taon yung mga farms natin na tinataniman ng mga farmers ng palay, ng mais, mga high-value crops, wala na din silang ma-harvest. So, saan paaasa yung mga farmers natin? Mm-hmm. Ma'am, kanina isa sa sobrang, mga... Sobrang nakakatakot at nakakalungkot talaga. And very alarming for us na ganito pa rin tayo, na parang business as usual. Opo. Kanina po nung naputol tayo, pinag-uusapan namin ni Sir Pete, no, kung sino ba talaga ang dapat mangalaga? Kaninong responsibilidad na pupunta itong pangangalaga ng Sierra Madre na mahaba yung at ilang mga probinsya nga ang nagko-cover nito? Kasi mukhang tahimik ang DENR pagdating nga po dito sa usaping ito. Maliban na lang kung tatanungin sila anong ginagawa ninyo pagdating sa quarrying at saka dun sa mga illegal na operasyon ng mga resort na hindi natin alam ay doon pala yung may itinatayo na. Kaninong responsibilidad po ang pangangalaga ng Sierra Madre? Totoo, syempre, no? Bilang ang government ang duty bearer, no, sila talaga yung may major responsibility to ensure a healthy ecology, no, at kasama yan sa ating Philippine Development Plan na dapat talagang protektahan ang mga environment natin at may mga areas tayo na sinasabi nga natin na mga protected areas na dapat and key biodiversity areas na dapat pinoprotekto. So, lalawakin talaga, and tama naman na ang DNR yung nangunguna dito na ahensya ng gobyerno. Pero syempre, yung responsibility din natin as individuals and other NGOs, CSOs, POs, kailangan din talagang active, no, na nakikialam, lalo na dito sa mga malalaking proyekto na dapat kuhaan ng permit, no, dapat na hindi agad-agad tayo nagbibigay ng mga permit sa mga ganitong proyekto na hindi natin nababalanse at nakikita yung pangmalawakang epekto in the future, no? Okay. Baka maganda siya, pero
na kung yung impact naman ang titingnan natin, ay napakalaki naman ng impact niya. Kasi yung mga talagang mountain natin na yan, no, kapag pinatag mo na, paano mo pa ibabalik, di ba? Oh. So, mawawala talaga tayo ng mga natural barriers. And talagang lulubog, no? Lalo na din ang Manila. Kapag yung, especially yung mga dam, di ba? Oh. Lalo na yung Kaliwa Dam Project na pinupush nila na gawin. So, normal situation din na kapag masyado ng mataas yung capacity ng water, naglalabas sila ng tubig. So, ano pa yung mangyayari ngayon sa mga nasa sa Kapatagan, no, lalo okay. na sa Manila before, area. Before we say thank you, Araceli, ano na ang nagawa? Siguro this is a good time for you to say ano ba ang nagawa na ng Sierra Madre Network, ano, ha, para i-rehab itong Sierra Madre Mountain Range. So marami tayong mga ano din, no, kasama sa network na mga nasa sa conservation and protection ng environment, like kasama natin ang Haribon, so para sa mga tree planting activities, so mga partners natin ng communities, and of course inaano natin din ang mga LGUs, no, na maglabas, no, ng mga executive order like yung Infanta, General Nacar, Real, ang province ng Quezon, no, na ina-advocate natin na sana ay hindi nila payagan din itong pagtatayo ng Kaliwadang Project, pagda-dialogue sa mga national government agencies like the DNR, no, oh, sa NCIP din. So maraming mga activities na ginagawa, no, matagal nang pinupush nga na itong mga ganitong gawain ay maipatigil. At of course, yung ating ding panawagan lagi, yung celebration din natin ng Save Sierra Madre Day tuwing September 26 na malawakan siya, no, meron din siya kasing presidential okay. proclamation 413. So, ibig sabihin, lahat, no, ini-encourage talaga at protektahan ang okay. Sierra Madre. So, yun. Apo. Okay, so sana huwag kayong hinaan ng loob. Ano, oo, at mapagod na ipaglaban yung Sierra Madre. Oo. Kasi sabi nga ninyo, kailangan talaga mahalin natin ito. Hindi lang yung lip service, mm-hmm. kundi especially, of course, the government agencies, mm-hmm. ano, who have the power, no, and the mandate. To protect yes. the Sierra Madre. Oo, maraming salamat, Ms. Araceli, and mabuhay po kayo. Maraming salamat din, Peter and Rica. Good morning sa inyo, ma'am. Si Ms. Araceli Bayubay Mercado, chairperson ng Save Sierra Madre Network Incorporated. Subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.